Guys, so welcome back to my channel. Ayan, for today's video guys, matagal-tagal din ako na hindi nakapag-upload. Ayan, matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload, na tahimik sa pag-upload sa YouTube. Kasi parang maiba naman po, may mga bagay din kasi na nakakaumay na, diba? So for today's video, bigyan lang po natin yung matagal na, ilang araw, ilang weeks din po na pinagtuunan ng pansin or pinagpiestahan, kundi ang pagkakahuli ni Pastor Kibuloy. Ayan. So, marami po ang nagulat, diba? Andoon na, dumating na sa point na huhukay na sa loob ng compound, malalim na sa sobrang kahanap niya, mga kumuha na ng mga detector, diba? Pero at the end of the day, hindi pa rin nila nalukit, bagkus kusapong sumuko si Pastor, diba? So, masasabi ko po na good effort na rin ng AFP, 'di ba, yung pagbibigay sa kanya ng ultimatum. At pwede rin naman na sumuko or hindi si Pastor Kibuloy, nasa sa kanya naman yun. Pero inisip pa rin talaga niya yung kapakanan ng mga tao doon sa compound, 'di ba? Kasi yung sa ultimatum na binigay, parang malaking gulo 'yon, 'di ba? So ngayon ang tanong diyan, 'di ba? So mas matalino pa rin si Pastor Kibuloy, kasi 'di ba? Walang nakaalam kung paano siya sumuko ba siya or nahuli, pero ang pagkakaalam ko sumuko siya. O, di ba? So, mas matalino pa rin talaga si Pastor Kibuloy, di ba? Kasi mas minabuti niya na sumuko na lang para sa ikakatahimik din ng lahat. Ngayon, ang tanong diyan, saan naman kaya siya dadalhin, di ba? Kasi ngayon nakafocus muna kay Alice Go. So, siya nakaditin, hindi pa natin nakita yung talagang siya, pero ayun na nga, nasakuti na nga ang Pastor Kibuloy ng Davao. So abangan natin yung mga susunod na proseso sa kanya, kung kanino siya mapupunta, kung ipapadala sa US kasi may kaso siya doon, or mananatili dito, or ididinig muna ang kanyang kaso dito. So ayun guys, yun lang ang aking reaction. That's all for today. At abangan natin ang mga susunod na kabanata. Bye!